Let's balance the sheet! Tugodan. Ano penalty sa mga taxpayers at mga CPAs na nag-i-issue ng financial statement na hindi ino-audit ang books of accounts, na hindi tinitingnan kung may laman o walang laman ang books of accounts? Ito po yung desisyon ng isang region sa Tugigaraw. Pinag-e-explain ho yung CPA. Sabing ganun dito, o ikaw CPA ka ha, pakukulong kita, sabi nung chief ng legal. Kasi yung inaudit mong financial statements ay walang laman yung books of accounts. Ibig sabihin, paano ka nagkaroon ng financial statements kung hindi kung walang laman ang books of accounts? So ang topic ko, ano penalty? Sa mga taxpayer, makinig kayo. Ang penalty po na walang laman ng books of accounts, dalawa. Una, ipe-penalize kayo ng 50,000. 50,000. Yun yung penalty sa taxpayer, ha? Taxpayer muna. Ang didiscuss ko, yung penalty sa taxpayer. Huwag nyo kalimutan tong libro ko, ha? Bumili kayo. 50,000 plus 50,000 ang i-charge per taxpayer pag walang laman yung books of accounts. Plus, pag na-issuehan ka ng assessment, ang i-charge sa'yo ay 50% surcharge. Kita nyo? 50% surcharge. Ha? 50% surcharge. Pag inimposan ka ng 50%, 10 years yung prescription period. 10 years yung prescription period ng tax return mo, hindi 3 years. Okay? 10 years, hindi 3 years. Ayan, hindi 3 years, 10 years. Ngayon, imaginein mo kung gaano kalaki yung makokolekta ng BIR kung mangongolekta lang. E tatamad-tamad eh. Tamad. Yan ay opinyon ko. At paniniwala ko, tamad! Okay? 4 million yung sinasabi nilang registered taxpayer. So, registered taxpayer, multiply mo ng 50,000 dahil walang laman yung libro. Estimates ko lang po ito. 200 billion ang immediate collection na mga, sa aking pananaw, tamad! Kawawa kayong mga taxpayer kasi 50% ang surcharge niya sa penal, sa ano, impag na issuehan kayo ng letter of authority. O ini-invite ko kayo ha, maging letter of authority specialista. Mag-enroll na kayo sa study now, pay ATM later. Ngayon, ano ang problema ng CPA? Ang CPA ho, ito po ay ayon sa RR o Revenue Regulation 7-2015. Hindi po ito non-negotiable. Hindi po ito pwedeng i-compromise. Di katulad sa taxpayer, pwedeng i-compromise ng 50,000. Sa CPA ho, fraud ho yan. Pwedeng kasuhan ang CPA ng fraud. So pag nakasuhan ho ang CPA ng fraud at na-convict, tatanggalan ho siya ng lisensya. O di maganda, wala nang ganong CPA sa Pilipinas. E karamihan ng CPA nag i-issue ng financial statement eh, no? Ito, mga nag-i-issue to ng FS, audited FS, na hindi man lang tinitingnan kung may laman o walang laman yung libro. So, lahat yan matatanggalan ng lisensya. At ayon ho dito, pag napatunayan, yung financial statement ay isa raw hong patunay na hindi inaudit ang libro kapag nakita ng BIR na walang laman ng libro. Yung gustong magkaroon ng kopya nito, email nyo lang ho ako. Bibigyan ko kayo ng email copy. Okay? Para mabasa ho ninyo ng kompleto. Para ho sa gustong umatay ng mga libreng seminar ko, BIR Open Cases, BIR Lifestyle Check, BIR Inventory Stock Taking, BIR
lifestyle check, nasabi ko na BIR benchmarking, BIR letter notice. Punta lang ko kayo dito. Mag-enroll kayo, eh libre nga eh. Ang kulit mo, ano ba ibig sabihin na libre? Eh di wala kang babayarang professional fee ko. Wala kang babayarang professional fee ko. Yun ang ibig sabihin na libre. Okay? Tandaan nyo, may penalty ang walang laman ng libro. Para ma-solve natin at wala na kayong penalty. Ito, hindi kayo iiwanan at hindi ito CPA na makukulong. Libro ito na puro entries, 1,675 pages. Available na ho siya, sa akin nyo ho siya mabibili. Hindi nyo mabibili kahit saan hong bookstores. Sa akin lang po. At tuturuan ko kayo paano ho maglagay ng entry sa libro nyo para mabawasan na ho yung incompetent bookkeepers, incompetent CPAs, incompetent consultants. Kayo na gumawa. Mas mura pa yon at saka exciting. Diba? Meron kayong ginagawang iba. Okay. Atin kayo ng event ko, ha? Atin kayo ng event. Hanggang sa muli. Emelino T. Maestro.